こんばんは皆さん。 So here we go again. So sa continuation po sa pag-aaral natin sa pagsusulat ng Japanese language or yung ano nila, yung paraan ng pagsusulat or sinasabi nating hiragana. So nasa grupo na po tayo ng na. So malapit na po tayong matapos dahil sa kalagitnaan na po tayo. At pasensya na rin po kayo kasi medyo madalang po yung paglabas ng continuation po ng pagtuturo ko dahil medyo po busy po kami ngayon sa aming trabaho at medyo pag-uwi ko po medyo gabi na at medyo pagod po yung katawan. Buti nga ngayon medyo maaga po kami. So nagkaroon po ko ng pagkakataon na gumawa ulit ng lesson or ano na makapag turo muli ako sa inyo or maipagpatuloy po yung pag-practice natin ng pagsusulat ng hiragana. So again, disclaimer po ulit. So sa mga bago pong nakakapanood nitong aking video ay muli ko po ulit-ulitin ko pong sasabihin na hindi po ako sensei or hindi po ako teacher. Hindi po ako nakaranas ng magturo ng Japanese language or kahit dyan po sa Pinas. Ako po sa kasalanan po ako ngayon ay nandito sa Japan, nagtatrabaho po ako bilang isang construction worker. So ngayon po sabi ko nga magpa 5 years na po ako ngayon. So ang ano ko po, ang ituturo ko lang po sa inyo is basic po ng Japanese language. Kung ano po yung nalalaman ko po at pwede ko pong i-share sa inyo na makatulong din po sa inyo sa mga balak po magtrabaho dito sa Japan or mag-apply dito sa Japan. So ngayon pa lamang po ini-encourage ko po kayo na umpisahan niyo na po ang pag-aaral ng Japanese language kasi po medyo mahirap-hirap siya pero kung ano yun naman po at maano niyo po mapag-aralan niyo po ng ano bago po kayo mag-apply, so at least mayroon na po kayong alam or knowledge, so hindi na po kayo mahihirapan sa pag-aaral gawa ng mayroon na po kayong knowledge about sa pagsusulat nito. So in-encourage ko po kayo na subaybayan nyo po ang aking channel at panoorin nyo pong patuloy po kayong manood. At sabi ko nga, sabay-sabay tayong mag-aral dahil nga subit-upsad, hindi din po kasi ako marun fluent sa Japanese. So sabi ko nga ito, habang nagtuturo ako sa inyo at the same time, nag-aaral din po ako. So hindi matitinggap po yung ano ko. So kung ano yung itinuturo ko, inaaral ko rin po yun. So, pari, ano na rin po sa sarili ko na ma-improve pa po yung Japanese level language ko po. So, hopefully this July, makukuha po ako yata ng exam. So, sana po makapasa po tayo, entry po ang kukuhanin natin. So, yan naman po ang ating pagpupuyatan. So, hindi ko naman po inaano na mag... inaaral naman po. So sana po makapasa po tayo at kung ano man po ang aking napapag-aralan, willing naman po akong i-share sa inyo. Hindi ko po, kasi yan naman talaga ang purpose kaya ko po ginawa ang channel kong ito na makatulong din po sa inyo sa mga kagaya ko po na balak magtrabaho dito sa Japan. So i-share ko lang po sa inyo para din po makatulong sa inyo. So kung mayroon po kayong mga katanungan, so yun pala, kung mayroon pa yung hindi ko po maituro ng maigi sa inyo, ako po ay humihingi po ng paumanhin sa inyo at naway po wag po kayong magsasawa na sumuporta sa akin sa channel ko po. Patuloy po na sanang panoorin. At kung mayroon po kayong mga hindi po naintindihan sa mga itinuturo ko po, feel free naman po sa comment section, pwede po kayong mag-comment doon at kung ano po yung gusto nyong malaman, eh, lagi ko naman pong binubuksan yung YouTube ko po. Pagdating ko galing ng trabaho, makikita ko po kaagad kung ano po yung mga comment nyo. Either bad or good comment po. Mas gusto ko nga yung bad kasi doon ko po iko-correct yung tama ko. Kasi hindi mo naman po kasi malalaman kaagad na tama yung ano ko. Kasi yung ibang tao talaga magko-correct niya, di ba? So, hindi po sasamaan loob ko kung mayroon po kayong mga... iko-correct sa akin or meron po kayong oy, senpai, mali yung turo mo. Mali po yung turo mo, Katyomer. Mali po yung turo mo. So, ilagay po yung ano. At feeling po akong tuwan-tuwa po ako noon at kayo po yaking pasasalamatan. So, again, yung sabi ko nga, mag-aaral po muli tayo. Sa grupo na po tayo ng na.
So, paraan po ng pagsusulat muli. Kasi, ayun, medyo malapit na rin po matapos yung ano natin. So, yung... Kasi medyo mahirap po yung ano, yung... Ano kasi, pag nakita mo, paano ba isulat yan? So, ito, isusulat ko, i-demonstrate ko po sa inyo kung point per point or... Ano ba yon? Step by step sa pagsusulat para hindi po kayo mahirapan. So, makikita nyo naman po, dahan-dahanin ko lang po, lalagyan ko po ng kung ano yung number 1. Lagi ko naman pong ginagawa. So, lagyan yung number 2, kung paano, saan papunta, kung pababa o pahalang siya. So, makikita naman po. So, kung gusto nyo pong practicean talaga, pagka ganon, ipopost nyo lang po yung ano, tapos titingnan nyo, ay ito pa lang yung number 1. So, hajimemashou. Hajimemashou po is... Let's start. Okay, so later on, i-ano ko rin po sa inyo kung ano bakit naging Hajime Masho. So marami po tayong mapapag-aralan talaga. Sin marami pa po kayo, marami pa po akong mga dapat i-share sa inyo. So, naway po, patuloy lang po kayo. At huwag kalimutang ipindutin po ang subscribe bell para po updated po kayo sa mga bagong video ko po nalalabas. Okay po. So, sisimulan na po tayo. So, dito po tayo sa group ng na. Okay? So, na is ito siya. Medyo 1. Parang 1. Okay? Next is medyo naka pahilis pa ha, nakaslant na ganon. This, para na po siyang letter T, yung ta dito, yung dito sa may ta group. So, lalagyan mo lang siya dito. Ito yung number 1. Papunta ron. Number 2. Papunta sa baba. Yung number 3, may maliit po dito sa ano. Ito po yung number 3. Number 3. Ito yon. Tapos, dito sa bandang ilalim, po, mayroon po tayo ditong parang nakaganon lang po siya. Yan. Ito yung 4. Nakita nyo pong sign ng ano? Parang sign ng Liberal Party. Ito po yun. So, ang basa po dyan is na. Na. So, again, gagamit po tayo muli ng mnemonic symbol. So, gagamitan ko naman po siya ng mnemonic symbol. Ano kayang dapat dito sa mnemonic na to? So, para siyang ito pag ginugsong mo yun dito at papunta rito, para siyang complicated na nagbuhol-buhol na lubid. Okay? Para siyang nagbuhol na lubid. Papunta rito, nabuhol siya. Wala dito. So, ang ano ko po sa kanya is buhol-buhol na lubid. So, yan po ay hiragana na. May apat na stroke po. 1, 2, 3, 4. Ayan po. Makikita nyo naman po, mayroon po siyang number. So, kung may po yung nag-aaral pa lang dyan ng ano, sa pagsusulat, ito mas madali po siya. Okay? So, next. Uburahin ko na po. Next is ni. Ni. Ganito lang po pagsulat ng ni. Yan, tapos meron ditong yan. Kita ba? Malaki ba? Ni. So, yung number 1 mula sa taas pababa. Number 2 ito. Tsaka number 3 ito. Wala pong pahirap-hirap. Ayan po. Nilalagyan ko naman po ng araw kung saan manggagaling po. Number 1, number 2, number 3. Yan po ay hiragana ni. Ni. So, again, yung mnemonic symbol ko po sa kanya is para siyang tuhod. Okay? Tuhod. Ito yung paa. Para siyang tuhod. Yan. Ito yung, parang ito yung bukong-bukong. Ito yung dalawang to. Ito yung bukong-bukong natin dito. Ito dito. Dito po. So, para siyang tuhod. Ito yung paa. Ito yung tuhod. Okay? So, madali siyang matandaan pag sabi ko nga, itong mga mnemonic symbol na to is hindi talaga siya ang
tawag dun? Ang talagang meaning niya talaga, ito ay ginagamit lamang na paraan is para madali mo siyang matandaan ang isang bagay. Okay? So, next is ito medyo mahirap po isulat kaya medyo bagal-bagalan ko lang po ng konti, ha. Eto. Number one, medyo nakahilis na ano, napababa. Nakaslan, pababa. One. Ganun siya. Tapos, iganun mo lang dito. Mula naman sa taas, bandang kanan. Pababa, nakaslanting din po. Yan. Madali lang po siya. So, ito yung number one. Pababa. Okay? So, ito yung number two. Pababa. Bali, may dalawang stroke lang po siya. Ito kasi dire-diretso na po siya. Parang ginanon mo lang siya, oh. Ayun. Pinaikot mo lang. Parang binuhol mo ulit na lubid na katulad nito kanina. Parang binuhol mo lang siya. Okay? Yan, oh. So, madali pong isulat. Mahirap lang siyang, pag tinignan mo, mahirap isulat. Pero pag kinano mo na siya, napakadali lang po. Oh, yun number one. Number two, pinaikot ng ganun. Yan. Yan po ay hiragana. Makikita yun naman po dito. Hiragana, nu. Ito po. Nu. Na, ni, nu. Ne, no. So, nandito po tayo sa grupo ngayon. So, yung mnemonic symbol niya po. Ano po yung mnemonic symbol ng hiragana nu. Ito po ay gagamitan ko po siya ng para siyang ito, makikita mo to, para siyang gunting. Okay? Gunting na pinutol yung nakabuhol na lubid. So, gunting po. Ginawa ko siyang gunting. Pag nakita ko po siya, paano ba yung isulat ang nu? Oh, parang gunting yun, ah. Yo, 'di ba? Madali lang po siyang isulat. Kayo din gagawa po kayo ng sarili niyo pong mnemonic symbol para po sa inyo na madali niyo pong matandaan. So gunting po sa akin. Okay? So next. Next is ni. Ne. Ne. Na ni nu ne. Ito po tayo sa hiragana ne. And ne po, pag tinignan mo po, medyo mahirap lang. Pero pag isinulat nyo po, hindi po siya mahirap. Ganito lang po siya. May isang, gagawa lang po kayo ng line pababa. Ganun lang po. Okay? Then, nakaganon. One, two, yan. Madali lang po siya. Papaikutin mo lang pabalik para ka lang kumagano, no? Ito yung number one. At number two na tulad. Number one, pababa. Ito yung slant na yan, itong mahabang to. Tapos, mula dito, itawid mo lang ng kunti dun sa pula, tapos iikot. Di-slant mo ng ganon, balik pataas, ibubuhol mo naman dito. Okay? So, may dalawang stroke lang po siya kasi ito, kasama na po kasi binuhulon to, eh. Ito yung number two. Yan, oh, napakadali lang po. Ito, maliit na ano. Ito, dandahanin ko lang po, ah. 1, 2, 3, 1, 2. Wala pong ano, basta sa tot, dire-diretso na po siya. So, may dalawang stroke lang po siya. Okay? So, mahirap lang po siya, tingnan. Pero pag isinulat niyo po, eh, hindi po siya mahirap. Napakadali niya po. Ayan po, mayroon po tayong step by step sa pagsusulat. So, mamaya po, mayroon naman po akong ginawa na dito sa grupo na to na nakapurigana po siya, tapos nakasulat, may kayo na po maglalagay ng hiragana. Pag mayroon po kayong free time, pwede po kayong mag-practice na gamit yung ginawa ko na parang assignment nyo po, parang shokodai or test nyo po para matest nyo po yung kung marunong na po kayong di, kahit sa umpisa, kahit di masyado maganda, ako nga, kahit yung ano, so, hindi din po kagandahan yung sulat kamay ko, gawa nung una pa naman, di talaga maganda sulat kamay ko. So, at least mababasa po. Kung tingnan po ng Japanese, oy, ne yan, ne. Ne. Okay?
So, mnemonic symbol niya po. Ano po yung magiging mnemonic symbol niya? So, ito po, madali ko po siya makikilala dahil sabi ko nga ako po yung magsasaka. Pag nakita ko po to, ito po yung kuhol. Kuhol po, kuhol. Sino po nakakin? Alam ko marami sila na nakaalam niyo po talaga itong kuhol. Ito po yung katawan niya. Ito po yung ulo niya. Lumalabas pagka gumagapang siya sa palayan, ito po yun. Ito po yung katawan niya. Kuhol. Okay? So, next. Next is hiragana no. Hiragana no. Madali lang po din po isulat. May isang stroke lang din po ang no. Ganito na po. Mula dito sa taas. Pababa. Pag ganun ka lang. Medyo pangit lang ang konti. Pero pwede na mabasa. Okay? So ito, number one. Dire-diretso na po. Iikutin mo lang po to. Isang stroke lang po to. Iikutin mo lang siyang pag ano no. Yan o. Diba? Napakadali lang po siya. So, mnemonic symbol po. Mnemonic symbol po nito is gagamitan ko po siya muli. Ito ay para siyang nakakita na po pa kayo ng ano, yung anak ng palaka na hindi pa po, yung parang hindi pa pala pa po, hindi pa po complete na sin palaka siya. Yung lumalangoy pa po sa tubig, sa palayan. So, marami sa palayan ito eh. Yeah, minsan pinaglalaroan ko pa. Tingnan niyo po, sino po nakapaglaro ng anak ng ano, anak ng palaka. So ito 'yon, para siyang palaka, 'di ba? Yung tawag sa amin butiti, tawag doon eh, butiti. So anak ng palaka po 'to. Pag yung hindi pa po complete na, sin may paa pa siya, may mayroon ng ano, bali na sa tubig pa po siya. Okay? So anak ng, para siyang anak ng palaka. No. So tapos na po tayo. Tapos na po tayo sa pagsusulat. So, mamaya pagka ano, susundan nyo lang po yung step by step ng ano ko, ng paraan ng pagsusulat. So, makikita naman po, sabi ko nga, nilalagyan ko po ng number naman para hindi po kayo maliligaw sa pag, buha, itry nyo po magsulat. Mamaya, mayroon pa akong ilalapit. Ito po, ginawa ko po. So, ito po yung nakapurigana na mababasa nyo mamaya. Ito yung hiragana. So, lagyan nyo po ng hiragana dito. Ito, tatoy ba? Nausu. Ah, tatoy ba? Nalimutan. For example, yung number one is, nakasulat po dyan is, na-u-so. Lalakihan ko na lang po para mas makita. Kasi yung ginagamit ko pong camera, hindi pa po ako nakabili ng talagang pang-vlog na camera. So, yung ginagamit ko lamang pong camera is yung sa laptop ko po. So, hopefully, makabili po ako para mas maganda po yung presentation ko po sa inyo. So, again, so, pag isinulat mo po, sabi ko, hiragana mo. Hiragana po. So, ito, naituro ko na po kasi combination na po lang lahat dito ng naituro ko mula sa taas hanggang papunta dito sa na. So, yung na is, di ba, ito yon. Two, three. Di ba? Tapos yung o. One, two. Di ba? So, di ba? So, ganito. Binuhulan dyan. Parang ganyan lang po. Nausu. Nausu. So, mayroon na po siyang meaning doon. So, dagdag vocabs na rin po sa inyo. Pagka, no, mayroon naman pong ginawa kong sampu. So, sampung vocabulary na naman po ang madagdag sa kaalaman nyo po sa pag-aaral ng Japanese language. So, marami na po akong ginawa. So, mula dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, mayroon na kayong 50 na vocabs. So, marami na. So, yung mga vocabs niyan, iipunin nyo lang po dahil pag natapos to, natapos po yung pag-aaral natin ng paraan ng pagsusulat, is mag-uumpisa na po tayo bumuo ng sentence or gagawa na po tayo ng sentence. Sentence po is bonsyo. Bonsyo o kumitatimas. Magbubuo na po tayo ng mga sentence. So, yung mga vocabs niyan is makakatulong sa inyo para po makagawa kayo ng sentence. So, gawa ng sinasabi ko noon is, muli, ito lang po ang katapat niyan. Class card. Hindi po siya mahirap. Kasi medyo minsan may trabaho diba tayo?
pagka may film, mayroon tayong free time or mayroon tayong binigyan tayo ng kunting over 10 minutes na break time, magpahinga ka muna kahit 10 minutes, upo ka, tapos bigla mong dudulin, like, may ilagay mo lang kasi sa bulsa eh, tapos pagka mayroon kang time, madali mo pong madudukot at mabasa. At pinakaano nito is pabalik-balik. Unlike kasi pag ito kasi medyo nakakatamadalin or sagabal po sa inyo. Pero pag ito lang, madali lang po, yan o. Ulit-ulit. Sabi ko nga, pag-aaral is parang ano lang yan eh, para kang nag-memorize ng kanta. Yung kanta nga, mga sabi ko nga nung una, yung kanta nga, hindi mo sinusulat, nakakabisado mo. Kasi nga, paulit-ulit mo siyang naririnig. So, ganito din po. Nakakabisado mo siya kung paulit-ulit mo siyang titingnan. Kasi paulit-ulit mong tinitingnan, the more siya pumapasok sa utak mo po. Okay? So, lininawin ko lang po itong... Hiragana ni Hiragana ni at Hiragana no is ginagamit po to sa pagbuo. Ginagamit po ito as a particle or sentence particle. Sentence particle. Yan, tatagalan mo ito dahil susulat. So, pasensya na po kayo pagka medyo mahaba. Yung sanay po, tapusin nyo po yung ano. Kasi napaka-importante po ito yung ituturo ko sa huli. Okay? So, ito sa una, meron din po ditong ano. I-ano ko lang po itong sa may grupo ng ka. Itong ka po is ginagamit din po ito. Lagi po itong ginagamit. Ka is, ginagamit po ito sa pagtatanong or... Kung sa English is question mark. Diba? Pag sa English po, question mark. Yan po ang ginagamit. So, nagde-denote po ito ng para siyang interrogative yata yon. Para pag nagtanong ka, lalagyan mo nang ito sa dulo. Diba? Pag sa English, pag may, alam mo yung sentence na patanong, itong nilalagay, question mark. So, ibig sabihin, tinatanong ka. So, pag ito sa Japanese language, pag nilagyan ng ka sa pinakadulo, so, ibig sabihin yung sentence is interrogative. So, mayroon po yung, ibig sabihin, question. Okay? So, question. Yan po ay question. Okay? So, mayroon pa po dito is, de. Ito kasi te, lagyan mo nang sabi ko nung nakarang video ko, ang te, lagyan mo lang ng ting-ting, magiging de. At saka, mayroon pa pong to. Ayan po. So, marami po ditong, marami po tayong mga particle. So, inaano ko lang po yan kasi later on, magagamit po talaga natin to. So, medyo mahirap pa po sa inyo kasi hindi pa po naituro. So, sabi ko nga, bago po tayo gagawa po tayo ng sentence, ituturo ko muna sa inyo kung paano ang paggamit ng mga particle. Sa mga sentence particle na to. Kasi pagka gumawa tayo ng sentence kaagad, hindi nyo alam kung paano gagamitin itong mga particle na to. Meron pa po dito yung, ito pa yung, hindi ko pa na-discuss, is yung wa. So, later on, i-discuss ko na sa inyo. So, ipaano ko lang po sa inyo ito. Ipapauna ko na lang na. So, ano bang ibig sabihin ng particle? So, sa mga subscriber ko po dyan na mga teacher, so, sa mga English po, hindi po ako magaling din po sa English eh. So, iano ko na lang po kung talagang, kung may mali po, paki-comment na lang po sa ano, comment section. So, pagkakaalam ko po ng particle is, it's a word that has a grammatical, is a word that has a grammatical function. Function. But does not. Ayan. Pasensya na po sa sulat kamay ha. Video na sinasabi ko naman po, madali niyo pong ano. But does not fit
into the main parts of a speech. Okay? So, ayan po. So, particle, ito po yung meaning. So, sa Japanese language, ang particle po is jushi. Jushi. Ipupurgana ko lang po muna kasi hindi nyo pa po mababasa to. Dahil hindi ko pa naituro po yung banda dito sa baba. Meron pa po kayong hindi alam dyan. Meron pa po kasing mga hiragana combo. So, yun pa po, ituturo ko po sa inyo yan. So, ito po ay jushi. Ayaya. Lakihan ko na lang para mas madali nyo pong makita. Ayan po. Jushi. Yan po ang ibig sabihin ng particle. Okay? So, particle is a word that has a grammatical function but does not fit into the main parts of a speech. So, kagaya po nang sa English. So, later on, ituturo ko naman, iano ko talaga sa inyo kung anong pagkakaiba ng Japanese sentence structure at sa English sentence structure. So, later on, maintindihan nyo po ito. Idahan-dahanin ko lang po sa inyo para mas, ano nyo pong maintindihan nyo po masya, ano, yung paano, ang paraan ng paggamit ito. Kasi pag, sabi ko nga, sabi nga dito sa meaning ng particle is a word, grammatical function. So, pag mali ang paggamit nyo po nito ng mga particle, so, definitely, yung magiging sentence nyo po is wrong grammar po. So, may iba po yung ibig sabihin niya or magiging sound strength yung ano, parang hindi kaya-aya doon, parang hindi kaya-aya pakinggan pagka mali po yung grammar na ginamit. Okay? So, madali lang pong gamitin ito yung ni at saka no na mga particle na to. So, buburahin ko lang po ito itong konti para ito, para napapangit talaga yung sulat kamay ko. So, pasensya nyo na po ha. So, babasahin ko na lang po ulit para pagka ano, madali nyo pong maintindihan. So, particle is a word that has a grammatical function but does not fit into the main parts of speech. Okay? So, no. So, ito lang ititira ko yung particle. Okay? Particle. So, ito yung pag-uusapan natin yung no. Saan ginagamit yung particle no? Ginagamit din po ang particle no to as a tawag doon? Sa modifying particle. Ito ay ginagamit siya as modifying particle. Okay? Or to connect ng dalawang noun. To connect. To connect noun. Okay? So, ginagamit po yan para to connect sa dalawang noun. So, alam naman po natin yata ang noun is so, yan po sasabihin ko lang. Noun is pwede nyo name of a place, person, and etc. Okay? So, yan po. Pangalan ng tao, lugar, bagay, ayan po ay tinatawag na noun. Okay? Like for example, bigyan ko po ng example. This is my ball pen. Or palagay na ball pen to. This is my ball pen. So pag in Japanese mo yan, watashi no, kasi yung my is a noun, disyo. Ah, disyo. noun, di ba? Disyo naman sinasabi ko. So, ang my is a noun, di ba? My. This is my ball pen. So, this is my ball pen. Okay? This is my ball pen. So, pag ito yung my na to, ito yung noun. Di ba ito ang ball pen is noun din? Sabi nga dito is
name of person, place, and things. So, noun. Okay? So, sa Japanese language, ginagamit po ang no to connect nitong dalawang noun na to. So, magiging mangyayari po is, watashi no. Ang ay kasi sa Japanese language is, hindi ko pa, medyo paano lang to, sample lang to, para hindi po kayo mano. Kasi hindi pa kasi alam tong ano tong mga vocabs na to. Watashi no is I. Watashi no. So, ito na po yun yung no. Ito na po yung no. Kasi di ba watashi? Ako. Ball pen. Diba? Watashi no buru pen. Das ne. Medyo ano lang po yan. Buru pen. So, sa Japanese language, buru pen. Mag nakakataka na kasi ball pen. Pagka nakakataka na, buru pen po. So, mamaya ituturo ko rin po sa inyo ang watashi, ang pagsulat ng sa katakana po. Kasi pag mga foreign words, sabi ko anong una, pag mga foreign words, automatic agad yung pagsulat niyan is nakakatakana. Kasi itong katakana, is, ang panggamit nito is, ginagamit lang to sa mga foreign words. Ito yung, ano talaga nila, yung sarili nilang paraan ng pagsusulat. Okay? Yung hiragana. So, watashi no, ballpen desu. So, itong no is, nagkukonnect sa itong dalawang noun na to. Okay? Ballpen at saka watashi. Ako. Maliwanag? So, ang ni is, ito po. Ang ni po ay ginagamit din po sa... Ginagamit din po ito sa... purpose or time. So, later on, i-explain ko po sa inyo one by one to time and purpose. Okay? Time and purpose. So, napakarami kasi yung sabi ko nga, pagka mali po yung grammar na ginamit nyo, mali po yung particle na ginamit, definitely, yung magiging sentence nyo po, magiging mali po ang ibig sabihin. Mali po ang magiging meaning na po sa Japanese. Okay? So, yan po. Napakarami po po. Meron pa pong wa dito. So, yung pagkatapos ko nito, itong ma-explain sa inyo, o maturo yung para ng pagsusulat, yun kaagad ang itatackle ko na para medyo mahaba-haba lang po ang mahaba-haba lang po ang magiging kakaining oras noon kasi nga napakarami kailangan tong malalam. Ito napaka-importante talaga yung mga particle na to. Di ba? Kasi nga doon nakabase yung yung magiging ibig sabihin ng iyong sentence. Okay? So that's it for today. So, naway po, huwag po kayong magsasawa na patuloy na mag-subscribe. At sa ngayon pa lang po, nakakapanood ng aking video, naway po, mag-subscribe po kayo sa... Inimbitahan ko po kayo na mag-subscribe na rin po sa aking video, sa aking channel, para sabay-sabay tayong mag-aral ng Japanese language. So, kung ano po yung alam ko, isishare ko po sa inyo. So, kung mayroon kayong mga kailangan o mga ano na yung barang araw, matutulungan ko rin po kayo kung paano niya po i-apply yung anak. Bag, marunong na kayo, di ba? Kajomer, marunong na po akong mag, medyo maalam ko na po yung basic ng Japanese language. Pwede po na po akong matulungan sa pag-a-apply? Siyempre po, pwede ko po kayong tulungan. Wala pong problema doon. At yan po nga talaga ang purpose ng channel ko para makatulong sa inyo na balak mag- punta dito sa Japan. So, we grab the opportunity po, mga kapatid, or sa mga kababayan ko dyan, na balak pumunta dito, na open po ngayon ang Japan sa mga worker, sa mga foreign worker. Okay? Napakarami nila pong kailangan na mga worker dito, gawa ng sabi ko nga, medyo economy ng Japan is medyo maganda kasi nga improve yung mga ano nila. So, i-grab natin guys ang mga yung oportunidad na ganito. So, mahirap lang po, ang pinakamahirap lang po na requirements, ito po yun, yung Japanese language. Kasi po, later on, mayroon akong guest dito na Japanese. Bakit sa ibang bansa is, hindi naman inire-record na mag-aral ng salita nila. Basta, yung katawan mo is fit lang po sa trabaho, okay na po. So, sa Japan, hindi po pwede. Kailangan mo talagang mag-aral ng Japanese language. Okay?
So later on, ano ko po sa inyo kung bakit so, hindi ako magsasagot. So yung merong hapon dyan na sasagot sa atin kung bakit kinakailangan talaga mag-aral ng mga gustong magtrabaho dito sa Japan. So again, salamat po ng napakarami sa inyo sa patuloy po na pagsuporta sa aking channel. At naway po, sa mga kaibigan nyo po dyan, ipag-anyaya nyo rin po na para meron kayong kasabay sa pag-aaral. O na ganito, supportahan po natin yung mga kaibigan natin na gusto din pong mag-aaral. At kung gusto nyo po, pwede naman pong i-share para mas marami pa pong makakaalam ng although marami naman pong nagtuturo sa YouTube, makikita nyo naman po. So, kanya-kanya po yung style. Sa akin naman po, basic lang po talaga yung ano ko. So, hindi po kayo pwedeng dumiretso ng ano doon sa ano gawa ng medyo mahirap pag hindi nyo kasi maiintindihan pag dumiretso na po kayo ng ano. So, dito tayo, step by step po tayo. Kung anong alam ko na sa anong una kung paano ako natuto. Hindi naman po talaga ako magaling. Paano ako natuto ng basic ng Japanese, isishare ko po sa inyo. Okay, so again, salamat po ng napakarami at naway po. Gabayan po tayo ng Diyos Ama sa araw-araw at naway po panalangin nyo rin po kami dito sa Japan na gawa ng ngayon po ay yung virus po dito, yung corona po is medyo marami pong cases dito sa Japan, so may mga kaibigan na nandito din nagtatrabaho, naway po isama nyo po sa panalangin ninyo na naway po ligtas po kaming makauwi kung ano po yung lakas ng katawan namin pumunta rito, naway po sa pag-uwi namin ganun din po ang katawan namin, wala pong ano man pong karamdaman. So again, maraming salamat po at good night po sa inyong lahat. Oyasumi nasai. Good night po, oyasumi nasai po. Oyasumi nasai.